Tandem, Tandem, Bullseye Sabalita, Sabalita, Radio in Tandem, Tandem, Bullseye Sacomintario, Radio in Tandem, Tandem, Bullseye Servicio Público, Servicio Público, Radio in Tandem, Tandem, a las 8 hanggang a las 9 ng umaga, umaga, Lunes hanggang araw ng Biyernes, dito lamang sa DXTM, DXTM 93.1, 93.3 Media, News FM, ha? Kaparte mo, ha? Kaparte mo. Okay mga kaibigan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, taong bayan! Isang oras po tayo dito, alas 8 hanggang alas 9. Araw ngayon ng Thursday. It's a 20 ng buwang Hulyo, taong 2023. Magandang umaga po sa ating mga taxpayers na walang sawang pagbibigay ng kanilang mga buwis at walang sawa rin ninanakaw ng mga opisyalis ng gobyerno. Kasama po natin si Jinsan Abdiso. Ito po ang inyong lingkod na magdadala sa Himpapawid, Remigio Ray. Dito lang po sa Radio and Tandem. Mga issues, balita, ating talakayin dito sa loob at labas ng bansa. Pag-uusapan natin mamaya ang Bulkang Matutom, Mount Matutom, nanganganib mga kaibigan. Nasa peligrosong katayuan ang Bulkang Matutom. Bago yan, mag-good morning muna tayo sa ating mga tagapakinig. Yan sa public market, sa mga tindero-tindera ng isda at gulay dyan. Kasali ng mga karni at iba pa. Sa ating mga karinderi at mga restaurant na kinakainan ng ating mga tricycle drivers. Sa ating empleyado-empleyada ng City Hall at sa ngunihang panglunsod. Mga mayuris at kagawads ng Sarangani Province. Ating mga barangay captains, mga pro-president, good morning! Ayon po sa isang attorney, ayon kay attorney Eliseo Benzer, may posibilidad na mag-collapse ang ekonomiya ng Pilipinas. Pag hindi ito maagapan at masayos ng ating mga nasa gobyerno, dahil nga sayad na ang pira ng bayan, gasto dito, gasto doon, gasto diri, gasto dito. At wala namang nakukuhang magandang buwisan. Isa dito mga kaibigan, ang Emancipation Law. Ayon po sa Emancipation Law, ito pong mga batas ng Department of Agriculture o itong Agrarian Reform. Dati kasi doon sa PDA 27, Republic Act 27, nakalagay doon sa Emancipation Law
ang mga kalagayan ng ating mga tenants, itong mga tenancy areas natin, mga hectares of lots natin. Na binubungkal ng ating magsasaka. Dumating yung panahon na naging presidente si Cory Aquino. At pumasok na yung CARP. Itong Comprehensive Agrarian Reform Law. At pinaghati-hati ang mga hektarya-hektaryang lupain ng mga mayari ng lupa. At ibinigay doon sa mga tenants. Pero hindi yon libre ha. Ibinigay doon, ipinamahagi. Ipinamahagi doon sa mga nagbubungkal ng lupa na hindi mayari ng lupa. At pinabayaran sila ng mga mura lang na halaga upang sila ay makaangkin ng lupa dito po sa Whole Mindanao at Visayas at Luzon. Anong nangyari mga kaibigan? Ilang taong dekada na ang dumating. Yung iba hindi nakabayad. Hindi nabayaran ang mga nasabing mga lupain na ibinahagi sa kanila. Sa rason na sila ay naghihirap o ano ba? O kulang suporta ng gobyerno? Ngayon, ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, ginawang condemnation. Hindi na pinapabayaran ang mga naiwang bayarin ng mga magsasakang binigyan ng lupa o pinamahigyan ng lupa doon sa CARP law. Dahil ang nangyaring sistema noon, pag wala kang lupa at ikaw isang tenant o nagsasaka ka ng lupa ng ibang mamayari ng lupa, bibigyan ka ng lupa o ibahagi sa iyo yung ibang parte ng lupa kung masyadong malaki na, at yun ay pabayaran mo ng installment. Pero ilang dekada na, yung iba hindi nakabayad. O hindi na talaga makakabayad, ang ginawa ng gobyerno ay hindi na sila pagbayarin. Siyempre, masaya naman yung magsasaka na nakabinipisyo ng mga ganong lupain. Ang problema dyan, kasi ang gobyerno ang nagbabayad doon sa mayari ng lupa. Bali, binayaran yung mayari ng lupa, tapos sila naman magbabayad sa gobyerno ng installment. Binayaran ng cash ng gobyerno, tapos lang magbabayad ng installment na minimum ang kanilang binabayaran. Ang problema ngayon, mga kaibigan, iwala na ngang pira yung gobyerno, lalang mawalan ng pera yan. Lalang mawalan ng pera yan dahil nga sa ganito mga sistema. Maganda naman yon, nakatulong yun sa ating magsasaka. Pero hindi na balansi ang ginagawa ngayon, kasi sabihin natin dumubli na o yung mga sabihin natin pera o sweldo ng ating mga kapulisan at nasa military. Tinasa na sa panahon ni Presidente Duterte na hindi naman sinabi kung saan kukuha ng pundo, basta tinasan ang mga sweldo ng PNP sa military. Maganda naman yun. Wala namang question doon. Pero ang question ngayon, ang mga pundo ng pamalaan, medyo tumatagilid na. Pag ininteresan na nila yung mga pira ng mga pensioners. Sa pagkakalam ko mga kaibigan, ito palang pension ng ating kapulisan at PNP. PNP natin saka itong sa militar. Sa pagkakalam ko, parang hindi ito binabawa sa kanilang sweldo eh.
para supplemental ito ng gobyerno. Isilipin natin ito ng maayos. Oras po natin mga kaibigan, alas 8:15 na ng umaga. Dito po tayo sa Volcang Matutom. Yung Volcang Matutom na nanahimik ng ilang taon, ilang dekada. Ay pinapalibutan na ngayon ng iba-ibang impastruktura. Iba-ibang mga negosyante at umaabot na doon sa paanan ng Matutom. Nakikiliti na ang Mount Matutom. Nakikiliti na ang kanyang paa dahil sa mga napakaraming mga tao at negosyante na pumapasok at na pumuposisyon sa nakapaligid ng mga kagubatang ng Mount Matutom. Itong Mount Matutom, pero itong Mount Matutom na protected landscape, pinoproteksyonan ito ng ating pamahalaan upang hindi masira. Marami itong mga batas na nakahanay dyan upang ito'y ipatupad ng ating pamahalaan na nasakupan ng nasabing lugar. Ang nangyayari ngayon mga kaibigan, punong-puno na. At walang hinto ang mga tao na umakyat sa Mount Matutom, hindi upang maging tourist sila o maging bisita ng nasabing lugar. Kung hindi nagmamasid at nagsisilip doon, kung saan makapwesto. At napakamahal na ng lupa dyan. Na dati-rati ay ginawa yung mga stewardship, yung mga tao dyan sa Mount Matutom. Ang nakapagtataka mga kaibigan, mayroon na nakakuha ng mga titulo, napatituluhan yung lupa dyan sa ilalim ng control ng MMPL. Itong Mount Matutom, a protected area o protected landscape. Kahit na yung Sukutiko 2, yung Sukutiko natin dito po sa General Santo City ay pinagbawalan na hindi papasok doon, hindi magbibigay o maglagay ng mga impastruktura at iba pang sabi natin itong elektrisidad dahil nanganganib nga ang kapaligiran ng Mount Matutom. Pero ang ginawa ng Sukutiko ay patuloy silang naglagay ng mga poste at kuryente sa nasabing lugar. Kasi ang nasabing lugar dyan, may mga kondisyonis yan. Yung ginawa yung daan dyan, ginawa yung infrastructure dyan o yung sabi natin concrete road dyan, may hangganan yan. Na hanggang dyan lang banda, pagkatapos hindi na papasok doon sa controlled area dahil nga protektado yan ng gobyerno. Dahil nga ang Mount Matutom ay isa yung watershed area. Lahat ng munisipyo na kapaligid dyan ay may bahagi ng tubig na umagos galing ng Mount Matutom. Isa na yung General Santo City. Kumukuha ng 20% na tubig na malinis ang General Santo City galing po sa Mount Matutom. At mga karatig lugar dyan sa nakapalibot sa Mount Matutom, mga munisipyo, Tupi, Banga at iba pa doon sa may likod, ay kumukuha rin ng tubig galing sa Mount Matutom na dyan po galing ang agos. Ngayon, dito sa parte naman ng Tupi, ito ngayon ang problema dyan. Problema ng ating DNR. Kasi sila mismo ay hindi na makapagpigil. Hindi na nila makontrol ang mga tao.
Andiyan na yung Dr. B, Doctor's Village. Andiyan na yung pagkakalam ko kay Abutasil sa LTO. Andiyan rin, no? Kay Mr. Katulpos. Sino pa yung iba dyan na alaman ko nandiyan sa loob? At ang pinakamalaki dyan, ang kay Governor Ratamayo. Ang pinagtataka mga kaibigan ng mga tao dyan, dahil mayroong resolution ginawa ang PDC, itong Provincial Development Council, na ang chairman nito ay si Governor Tamayo, na pinapapigil ang mga impastruktura dyan. At may resolution na ipa-demolish, ipagiba ang mga istruktura na pumasok sa protected area. Protected area ng Matutom. Ang problema, yung pumirma ng PDC para implement ang batas at binigyan ng kopya o binigyan ng order yung kanilang Provincial Environment and Natural Resources officer galing kay Provincial Governor Tamayo, Rinaldo Tamayo. Sa pagkakalam ko, ito ang problema ngayon. Kasi ang mga tao dyan, nagsasabi na mas malaki yung area ni Governor Rinaldo Tamayo. Halos yung bukid dyan, nabili niya na, ayon po sa pagkakalam ko. Tanungin nga natin si Governor Tamayo kung totoo ito o hindi. Kasi komplikado masyado, mayroon siyang letter na inorderan ang Provincial Environment and Natural Resources Officer na under sa probinsya na i-demolish at tanggalin yung mga infrastruktura na pumasok sa protected area. Iyon nandoon ako nung nakaraang buwan, yung may nagbibinta ng lupa dyan sa may mga abokaduhan yan. Yung tinanong ko yung bukid na yan, sinong may-ari niyan, inabili na daw ni Gobernador Tamayo. Tapos mayroon pa siyang malaking area dyan, almost 1,000 hectares yan. Sa pagkakalam ko, dyan sa may gilid ng Matutom, yung tinatawag nila nga, 1103, Camp 1103, kung di ako nakakamali. O, andyan rin si General Retired Robert Quinsala. Pero mga kaibigan, meron na mga cease and desist order ang natanggap ng mga tao na nandyan sa loob. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin. At isa na itong sukutiko natin na mayroong request o order ba yan na hindi maglagay ng kuryente, hindi maglagay ng elektrisidad doon sa loob ng protected area dahil maging attractive yon sa mga investors na maglagay dyan ng mga infrastruktura. Kasi alam mo, yung mga utak pera, mga utak ka investment na yan, walang pakialam yan sa, no, sa environment kung masira yan o hindi. Ang sa kanila, mapirahan nila ang nasabing lugar. Ito naman mga brother ano natin, brother tribal dealer na tawag natin, nagbibinta ng lupa, mga tribal dealer, hindi tribal leaders. E alam naman nila na hindi pwede ibinta yan. Pero binibinta nila sa mababang halaga, siyempre bilhin yan ng mga taong negosyante. E yung mababang halaga na yan na sinasabi natin sa mga nitibo na dyan sa bundok, malaking pira na yan. So yung rights nila, yung kini-quit nila, yung kaya nagbibigay sila ng waiving of rights. Anong nangyayari dyan? Nakaposisyon na yung malalaking tao, ginagawang mga resort, at iba pang mga sabi nating yung pasyalan ng mga tao. Isa na yan yung SG. O yung strawberry gayuban no dyan, yung Mount Matutom o yung Matbloom
Oh, dyan rin. Pero yung tanungin natin sila, ang sabi nila, hindi naman daw sila pumasok doon sa protected area. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Yung mga taong pumasok dyan, nakaposisyon dyan, o yung nasa gobyerno? Ang tanong, bakit pinagpatuloy ng Sukutiko na pumasok dyan? Kahit mayroong abiso, ang mga ahensya ng DNR, ahensya ng Environment and Natural Resources, na in charge sa nasabing lugar, na hindi pwede pumasok ang Sukutiko dahil nga maging magulo yan. Dahil nga mga tao doon, nagka-posisyon na. Saka hindi na maproteksyonan ng DNR dahil ang nangyayari, parang pira-pira na ang nasa likod niyan. Pag may mga DNR na una-una magsalita ng sabihin nating pabor sa environment, pabor sa matuto ma-protected landscape, pag sunod na araw, iba na. Iba na ang tono ng panalita. Siyempre, magduda ang mga tao na nabigyan ng pira, na bayaran yung DNR natin. Kaya ipapakita ng DNR natin sa mga taong bayan dyan, lalong-lalo na yung mga maralita dyan na sa tabing Mount Matutom, yung mga farmers magsasaka. Kasi yung tatamaan dyan, yung magsasaka. Kasi pag hindi mo na makontrol yung sa taas, may tendency yan na babaha yan. Kasi yung natural na flow ng tubig, pag umulan, hindi na dadaloy doon sa dinadaanan niya. So, lalabas na sa kanyang ruta at doon yan, babagsak sa mga farms ng ating mga magsasaka at sila ngayon ang maghihirap dyan pagdating ng araw. Lalong-lalo na yung mga tao sa baba dito sa Dinal Santo City na kumukuha ng malinis na tubig dyan sa may Mount Matutom, ang kanilang source of water na sabi natin kahit 20% yan, malaking bagay yan. So bukas mga kaibigan, ngayon puntahan natin yung Sukutiko. Tanungin natin mamaya bakit ganun ang nangyari. Kung anong dahilan nila na pinagpatuloy nilang elektrisidad na mayroong abiso naman galing sa mga ahensya ng environment natin na wag lagyan dahil nga ang nangyayari, gagamitin ng mga negosyante yan para sa kanilang negosyo at hindi na makontrol ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, wala na bang ngipin yung ating mga ahensya ng DNR, yung sa mga kapaligiran natin? Yung nagpuprotekta ng ating kapaligiran, wala nang ano yan, wala nang kamay yan, wala nang busis yan. Meron naman daw mga conditional conditional positioning diyan. Pag papasok ka sa area tapos na makakuha ka ng position diyan o maging actual occupants ka o maging negosyante ka man o magsasaka ka man o anong klaseng tao ka, ang condition dyan, pwede kang gagawa o gumawa ng mga yung tirahan dyan. Pwede yung mga concrete o sabihin natin masisira yung mukha ng ating bundok. Ibahin mo yung mukha ng ating bundok. Kaya nga, mayroon ngang Mount Matutom Protected Landscape. Kasi landscape yan. Yan ang mukha ng Matutom na hindi mo pwedeng iba, hindi mo pwedeng gawing yung simento. Isimentuhin mo yan, lalagyan mo ng mga ano-ano diyan, ng mga building diyan, mga bahay diyan. Gawin mong parang maganda pa sa mga subdivision ng mga bahay dahil may pira nga ang pumasok diyan. Gawin nilang rest house. Yung rest house sa Manila, ilang floor. May first floor, second floor. Hindi na basta-basta, mga kaibigan. Kung magbabahay ka ng malaki dyan sa paanan ng Matutom,
Yun ang hindi na sumunod sa mga kondisyones. So ngayon, nanganganib ang nasabing bundok. So sino ang makapagpahinto sa kanila? Siguro ang kalikasan na lang. Kung hindi kayang ihinto ng ating gobyerno yan, dahil sa katutak na ng mga request, ang katutak na ng mga resolusyon, mga ordinances ang ginawa dyan, umabot na yan sa Malacanang, pero walang nagawa ang nasabing mga ordinansa. Dahil ang nangyayari, niloloko lang nila ang mga taong bayan. So ang isang makakontrol dyan, pag pumutok ang Mount Patutom. Kahit sabihin natin dormant yan, pag nadidisturb yan, pwedeng pumutok yan. Kasi ayon po, sa mga eksperto ng mga bundok na yan, yung mga vulkan na yan, kahit dormant yan, kahit natutulog yan, kahit sabihin natin hindi active yan, may panahon talaga na puputok yan. E pag nadidisturb yan sa mga tao dyan, sa Mount Patutom na yan, ilalo nga magagalit yung vulkan na yan. So siguro yon ang inintay natin. Sana man lang sa mga tao na pumasok dyan, huwag naman yung pasubrahan dahil nga may pira kayo, gusto nyo, ano yung gusto nyo, pwede nyong gawin. E mayroong protected landscape dyan. May mga watershed na protektado ng gobyerno yan. Sana sumunod naman tayo sa batas. Eh ang problema, yung nasa gobyerno ng mga malalaking opisyales at mga politiko, yun pa ang unang nagbabayolit ng batas. Hintayin pa ba natin puputok yan? Mabuti sana kung puputok yung Matutom na yan, ikayo lang tatamaan dyan. Iabot yan dito sa amin. Anak ng tinapa naman, oo. Palalawigin pa natin ito mga kaibigan, itong nabanggit na Mount Matutom na to. Kasi kawawa ang magsasaka dyan, lalong-lalo na yung mga magsasaka natin na umasa lang sa kanilang mga taniman. Darating ang araw na masisira yung taniman nila kasi wala namang ginagawa yung nasa taas, yung sa paanan ng bundok ng Mount Matutom na yan. Kung hindi, kukuha ng pera at magkaninegosyo sa pamamagitan ng mga turista. Dahil maraming pumupunta dyan. Sana naman, ang gagawin natin dyan ay pag-isahan yan ng mga magsasaka dyan sa kanyang mga tao nga ayaw na ayaw ng mga ganong pamaraan ng ating mga opisyalis ng gobyerno. May mga clearances na ginagawa, mga pinapa-release ng mga clearances, mga permits, mga license ang ating gobyerno para regulated yung nabanggit na lugar. Anong nangyayari? Bakit nakakuha sila ng mga clearances? At bakit yung iba dyan nabibigyan ng titulo ng lupa na hindi naman dapat dahil nga nasa protected area kayo? Ang bundok na yan, mayroong limitasyon yan kung saan limitado yung paligid nila hanggang saan sila protektado ng ating pamahalaan. Na hindi pwede galawin o hindi pwedeng maglagay ng mga infrastruktura ng mga konkreto. Ang nangyayari ngayon mga kaibigan, yan na. Tandaan na, halos maubos na yung lupain dyan sa paanan ng bundok ng Mount Matutom. Ito naman mga nitibo natin, ibinigyan ng yung temporaryong pangmay-ari na magbungkal ng lupa dyan upang mabuhay. Hindi naman sila mabubuhay. Eh kung kalaki-laking lupa, sakahan nila, pangbayad nila sa mga tao, kainin nila, walang suporta sa gobyerno, anong gawin nila? Ibinta nila sa may mga tao may pira. Ngayon, may mga swimming pool na dyan, may mga malalaking bahay dyan. Alam mo kasi, yung mga lugar na yan, alam mo, Igan, eh malamig dyan eh, parang yung sa kung anuhin mo, parang Baguio rin, no? Malamig ang lugar, kahit tanghali, malamig. Kaya gustong-gusto,
ng mga tao yung klima ng Mount Matutom. Wala namang problema, mga kaibigan, kung gusto mo dyan, kung gusto mo ng klima. Pero hanggang doon ka lang, sa limitadong lugar. May limit yung kwan dyan, lugar dyan, kung hanggang saan. Yung pwedeng bahayan, pwedeng tirahan ng tao, pwedeng gawa ng mga infrastruktura na malaki. Pero pag sa pasok ka na sa protected area, hindi na pwede. Kasi sinisira mo na yung kapaligiran, sinisira mo na yung environment, yung nature. Ito namang mga nasa Department of Tourism natin, ginawa nila ng concrete roads para doon papunta. Oh. Sila-sila rin mga gobyerno ang sumisira. May mga gobyerno nagpoprotekta ng nasabing lugar. May mga gobyerno rin na sila rin ang sumusuway. Yung sabi natin, may mga kontadik sa kanilang mga pulisya. Pero kung maingipin lang ang mayor, ang gobernador, hindi mangyayari yan. Pero kung nabayaran ang gobernador at may interes ang gobernador, may interes ang mayor at iba pang mga mayores dyan at malalaking taong may pira dyan, ang mangyayari dyan sa loob, labo-labo na. Labo-labo na. Sasabihin nila, si gobernador nga nasa loob. Bakit kami bawal? Oh. Si mayor nga, okay. Okay si ganito, bakit kami hindi? Oh, mayroon pa siyang isa na pinailan nila ng kaso. Bakit isang tao lang pinailan nyo ng kaso? Pailan nyo lahat na pumasok diyan sa protected area? Dahil ba nababayaran kayo? Magdududa ngayon ang taong bayan na nabigyan kayo ng padulas. Kahit sabihin niyo na hindi totoo yan na nabigyan kami ng padulas, eh, paano sabi hindi totoo kung nakikita naman na walang aksyon ang mayor, walang aksyon ang gobernador, walang aksyon ang mga opisyalis ng gobyerno. Ang nakikita ng umaaksyon dyan, nakikita yung mga nasa kapaligiran, may mga pusong natural. Yung pindro natin, bakit hindi gumagalaw? Yung DNR natin, bakit tahimik? Ang pagsiservisyo ba ninyo ay pansarili ninyo o para sa kapakanan ng mga taong bayan? O para sa mga taong pumapasok dyan na gusto lamang maglikom ng pera? Pakonsensya naman tayo, mga igan, mga kapatid dyan. Mga kapatid natin na sa gobyerno ng mga ahensya ng kapaligiran natin. Ang problema lang, walang magawa dyan ang mga DNR pag nasa taas na, pag politiko na at may pira, ang gagawa ng paraan. Dahil nga mismo, may interest nga ang mga ibang nga mayoris dyan at mga opisyalis ng probinsya. Sila mismo, kanya-kanya na silang posisyon. Meron ng mga cease and desist order na ginagawa. Bakit hindi na pa, ano yan, hindi na implement yan? Dapat i-enforce natin ang batas. Enforce the law. Enforce the law. Dili sige, glock do diag. Not nang tinapa, oh. Mga mangunguma diyan, sige, glock do na lang na, oh, bugat kayong mais. Para sa ilang pangabuyan, no niya, ang mga tao. Ang mga tao may pira, doon. Basta ngayahay kayo. Kaya mga kaibigan, tingnan natin ang mangyayari. Kung ano ang magawa ng ating DNR, Department of Environment and Natural Resources, dahil sa kanilang nakatuka yung ganito mga problema. Mga problema ng mga kapaligiran, lalong-lalo na dyan sa Bulkang Matutom. Yung Bulkang Matutom, may nanganganib na yan. Nanganganib na yan sa mga tao. Dahil yung mga tao na yan ay walang mga puso. Ang gusto nila, pagandahin yung sarili nilang pagkatao, pagandahin yung kanilang negosyo at ipagyabang na meron sila dyan, nakaposisyon sila.
para pag magbisita diyan yung mga taong kaibigan nila, mga relative sila. Ay, ang ganda ng resort mo. Ay, ang ganda ng bahay mo. O, pagyayabang yan. Ina-impress mo yung mga kaibigan mo, saka yung ibang tao, ina-impress mo na maganda yung lugar mo. Kaya ang problema yung lugar mo, hindi naman na pinahintulutan ng gobyerno na maglagay ka dyan. Pero ano nangyari? Bakit nandyan ka? Dahil ba sa pira mo? Huwag tayong magyabang na masira yung ating kalikasan. Pwede naman tayong magyabang eh. Pwede tayong magyabang na hindi masira yung kalikasan natin. Kasi yung Mount Matutom na yan, yung Bulkang Matutom na yan, ha? Kung may puso ka sa kapaligiran, huwag kang papasok dyan at magyabang na maganda yung lugar mo at makinggan nyo ka ng mga turista dyan, na local tourists, at magpunta doon, magbabayad sa'yo, tapos magyayabang sa ibang tao na maganda yung lugar ni Gobino Tamayo dyan, maganda yung lugar ni sinong ibang nakapasok dyan. Oh, diba? Pero mga kaibigan, kung hindi man ito mahinto, kung hindi man ito ma-regulate ng ating pamalaan, may tinatawag tayo na law of nature. Kung may mga batas tayo na hindi magawa, o hindi ma-implementar, o hindi ma-enforce, hindi mapatupad ng ating pamalaan, itong mga batas ng ating kapaligiran, mga environmental laws natin, mga law of nature na ngayon. Itong law of nature, ito yung delikado. Kasi ang batas ng kapaligiran, itong law of nature, natural ito. Pag nagalit ito, tapos kayong lahat dyan. Mananaginip na lang kayo, bakit bumaha yung bundok? Bakit may landslide? Bakit nagalit yung Bulkang Matutom na yan? Dahil naman sa ginagawa ninyo, na hindi nyo iniisip na darating ang araw na masisira yan dahil sa inyong mga ginagawang mga aktibidades na hindi karapat-dapat para sa ating mga taong bayan. Kung lumilikom kayo ng pira, may mga turistang nagagandahan sa mga lugar ninyo, ilan lang yan sa kabuunan ng mga tao na kapaligid dyan sa Mount Matutom. Ilan lang yan sa mga taong tumitira dito sa Dinal Santo City, tumitira dyan sa may Tupi, sa may Tampakan, tumitira dyan sa may Coronadal, doon sa may Colombia, dito sa may Malungon. Ilang munisipyos yan, ilang syudad yan ang nakapaligid sa Mount Matutom. Tapos masisira lang ng ilang tao dahil sa kanilang mga vested interest, mga pansariling interest nila, na sila ay masinsuot yung maman na mayaman naman at magyabang sa taong bayan na maganda yung lugar nila at malamig. Bakit? Alienable and disposable na ba yung lupa na yan? Hindi naman alienable and disposable yan eh. Hindi yan bagay sa inyo. Kung pwede, dito kayo, baba kayo dyan. Meron din noon sa Mount Matutom, umakyat ako dyan eh. Dalawang beses akong nakakyat dyan. Ginawan ba naman noon ng mayor ng tupi ng barandilya doon sa taas para daw may mahawakan yung mga umaakyat? Mali yun. Huwag mong ibahin ang mukha ng bundok. Yung kung may umaakyat dyan ng mga tao, natural yan. Huwag nyong lagyan ng mga brandilya, lagyan ng mga pipe dyan na mahawakan, na parang may hagdan-hagdan. Hindi yan. Hindi yan dapat dyan. Kasi ang Mount Matutom, preserve yan. Kaya nga, maraming mga organisasyon na sa sunod na araw, banggitin natin ito. Mga organisasyon na umaayaw sa mga taong gumagawa ng impastruktura dyan. Isa na dito yung sa Tampakan.
Oh, yung sa Tampakan, yung ang presidente si yung sa Mindo nila, Municipal Environment and Natural Resources Officer na si Elena Estrada. Yan, no, presidente rin ng isang organization diyan na umaayaw rin. Bakit ano nangyayari diyan? Hindi na ba kayang pigilan ng mga nasa gobyerno natin? Na binigyan sila ng agimat ng ating mga butante, binigyan ng puwersa upang magpatupad ng batas. Ngunit ang ginagawa nila, sila mismo ang gumagawa ng paglabag sa batas. Oras po natin mga kaibigan, alas 8:45 na ng umaga. Kaya mga kaibigan, wag po tayong sabihin nating magpabaya sa mga issues na kagaya ng ganyan. Wag, dahil darating ang araw na tayo mga Pilipino, tayo mga taong bayan ay mangyayari diyan na tayo ay magpoproblema at maghihirap sa nabanggit na sitwasyon ngayon. Okay mga kaibigan, dito tayo naman sa yung federalismo ng Moro National Liberation Front. Mayroong ginawang batas o ginawang constitution and bylaws yung ating Moro National Liberation Front. Ito yung tinatawag nila na federal, federated in Mindanao. Gumawa sila ng federal Mindanao dahil nga ito ay composed ng mga Muslim, Christians, Lumad, Thai people upang gawin nilang autonomous region. Hindi lang arm. Gusto nila yung Mindanao na. So bigyan natin ito ng mataas-taas na usapin sa susunod natin mga programa. Dahil gumagawa ng federal movement o itong Imanalep Brothers natin na nakalimutan na ng ating gobyerno sa kanilang mga GRP MNLF agreement noong nakaraang 1996. Maraming mga agreement sila na hindi napatupad ng ating pamahalaan na sa ngayon ay gusto nilang ipatupad. Ang mangyayari ba nito mga kaibigan ay magagawa naman ng isang revolusyon ang ating Imanalep. Tungayan po natin yan kung ano pong hinatnan ng mga ginagawa ngayong mga federalismo ng ating mga brother Muslims na hindi naman para sa kanila, para naman daw sa lahat. Mayroon silang mga ginagawang mga polisiya sa ating gobyerno at pwede natin yun ibanggitin sa sumusunod natin mga programa. Kung ano yung mga nabuo nilang mga sistema at polisiya para sa ating pamahalaan na sinasabi nilang federal. Ito naman kay Bongbong Marcos, mayroon naman siyang federal party. Pero hindi natin alam kung ano itong federal party na binabanggit niya. Wala man tayo nakikitang mga kunti man lang statement itong federal o ito gamit lang pang politika. Dahil ito ang uso, yung federalismo. Uso-uso ba ang ating gobyerno ngayon, federalismo? Hindi nga nila alam yung ano yung mga federal na yan. Alam niyo mga kaibigan, yung federalism, hindi lang yan isang bagay na banggitin natin. Maraming sanga yan.
pang-politika, pang-ekonomiya, pang-sosyalista. So, hindi basta-basta yan. Gagawa ka ng... Gagawa ka ng sarili mong opisina. Parang bata kang bagong ipinanganak na wala pang damit. Dadamitan ka pa, bibili ka pa ng damit. Palalakihin mo pa. Kailangan pa ng gatas para lumaki yung batang bagong silang. Yan ang pederalismo. Gawin mong pederalismo, parang bata na isinilang na wala pang damit. Gagawa ka ng korte mo, gagawa ka ng mga ahensya mo sa gobyerno. Saan ka kukuha ng pira? Saan ka gagastos? Saan kukuha ng gastusin yan? Iaasa rin yan sa national government. Kaya mga kaibigan, yung ating government ngayon, hindi mo na malaman kung gumagawa ba ng mga trabaho nila. Itong protected area ng Matutom, hindi na bigyang halaga. Itong mga brother Muslims natin na iba, ayaw nila ng yung mga ginagawa ngayon ng gobyerno natin na sila napabayaan yung mga Imaylep. Yung sa Imaylep naman, okay na yung Imaylep. Dahil andun na sila, nakapwisto na doon sa barb, maganda na yung buhay nila doon. Ganun man lang talaga, wither-wither lang mga kaibigan. Oras po natin, alas 8:55 na ng umaga. Banggitin natin konti itong mga eleksyon natin. Mayroon pong resolusyon o ginawang memorandum of motion for reconsideration. Itong tatawagin lang MR, motion for reconsideration. Galing po sa Kumilig, papunta po doon sa Supreme Court. At tumihingi po ng kanilang pabor na yung eleksyon na to, pagkatapos nito ay ang succeeding eleksyon ay dapat 3 years na, hindi 2 years. Kasi ang nilagay ng Kumilig, ang nilagay ng Supreme Court, 32 years na lang yung mga barangays natin, barangay captains, saka mga officials, mga kagawad. Eh kung sa October, pag-i-election ito, October, 2025, mag-i-election naman. 2 years lang. So gumawa ng itong memorandum motion for reconsideration yung kumilik natin na kung pwede pagkatapos nito yung succeeding election o successor nila ay mag 3 years siguro na nakikita ng kumilik na mahirapan sila na 2 years lang mamaya magre-ready naman sila. Hindi naman sila makabulakbol ng mayos pag ganun. Palagi lang election, hindi sila makapahinga. Yan man ang problema talaga sa ating mga eleksyon. Simula pa noon, puro problema yan. Walang katapusan ang problema. Mga kaibigan, wala na po tayong oras at hanggang dito na po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Remigio Ray, dito po sa Radyo Intandem. Kasama pa rin natin si Tim Sanabriso. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa sunod na araw, magrinigan at magkita-kita naman tayo sa YouTube. Mag-subscribe na po kayo para ma-review nyo ang mga napag-usapan at nabanggit natin dito sa programang Radyo Intandem, DXTMFM 93.1. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.